Mobile Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, November 1, 2021. Yung minomonitor nga po natin na low pressure sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina nga po ng alas 3 ng umaga, ito nga ay nalusaw na. At kung mapapansin natin itong mga kapal na kaulapan na ito, ito po ay yung ating shear line. At ito nga po ay nabubuo kapag meron na nga po tayong amihan at nagbabanggaan po yung mainit at yung malamig na hangin. Posible nga po tayong makaranas ng mga pag-ulan. Dito po yan sa malaking bahagi ng Mindanao at ng Visayas. Sa ngayon po in 2 to 3 days, wala po tayong naasahan na posibleng mabuong bagyo sa loob at labas ng ating bansa. Check natin yung ating satellite image. Kung mapapansin nga po natin na may posibilidad nga na makaranas ng pag-ulan, dito po yan sa may Central Visayas, sa Eastern Visayas, sa Caraga Region, sa may Northern Mindanao, sa Zamboanga Peninsula, at sa may malaking bahagi po yan ng Davao. At kung mapapansin naman po natin dito naman sa may Palawan, ay may posibilidad din na pag-ulan, mararanasan natin na dahil pa rin po yan dito sa ating shear line. At yung northeast monsoon naman ay nakaka-apekto po yan dito po sa may extreme northern Luzon, sa may Luzon, maging dito po sa Metro Manila ay nakakaranas po tayo ng northeast monsoon. At yung localized thunderstorm, pwede pong maranasan yan dito sa may Metro Manila, lalo po yan pagdating ng hapon at ng gabi. Check natin yung ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast by November 2. Okay, mapapansin na nga po natin by November 2, dire-diretso pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan. At by November 3, kung mapapansin natin merong posibleng low pressure area, natatawid po yan dito sa may parte ng Visayas, but ito po mababa ang chance na maging isang bagyo. By November 4, ito po yung ating next possible scenario. Dire-diretso po makakaranas tayo ng pag-ulan at bahagya pong angat yung ating shear line. Then pagdating naman po ng Friday, November 5, makakaranas pa rin po tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan at bahagyang humihina nga po yung ating northeast monsoon. At yung ating shear line, mapapansin natin, umaangat po yan dito yan sa may Bicol Region hanggang sa may Metro Manila. By November 6, mapapansin pa rin po natin, posibilidad pa rin natin na makaranas ng pag-ulan dito po sa Southern Luzon. By November 7, mapapansin nga po natin may posibilidad na sama ng panahon dito po sa labas ng bansa. Dito po yan sa may Japan area. At magkakaroon tayo ng isang posibleng low pressure area dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By November 8, dire-diretso pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan. Kung mapapansin nga po natin yung makakapal na kaulapan na yan. At by November 9, mapapansin nga po natin, dire-diretso po makakaranas ng mga malalakas na pag-ulan ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. By November 10, ito po yung ating next possible scenario. Asahan na po natin na magiging maulan sa mga susunod na linggo ang ating bansa. Sa ngayon po, kung nakikita natin, wala pa po tayong inaasahan or anumang minomonitor na bagyo sa labas ng ating loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility dito po sa ating Advanced Weather Forecast. Kaya manatili po tayo nakatutok para po malaman natin kung ano po yung mga next possible scenario ng mga sama ng panahon na makikita natin sa Advanced Weather Forecast. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.